Kamusta mga peeps? So, dito na naman tayo sa isang Splinterlands and gusto kong mag-advance sa Bronze 1. Ito, Bronze 1, ang requirement niya kasi ay 700 to 999 rating and 5,000 power para after ng season, magkakaroon tayo ng 9 loot chests. And then, yung rating natin, ma-reset siya sa 300 after the end of the season. So, ngayon, naka-bronze 3 kasi ako. Okay, bronze 3. Ito siya, since yung power ko is less than, but meron akong 7 loot chests kasi naabot yan, sa pamamagitan ng pag-rent ng card. So, ngayon, magre-rent ako ng card in order for us to get the season reward na 9 loot chests. Kasi ngayon, meron akong 7. And magre-rent tayo ng card. Okay? Magre-rent ako ng card para sigurado yung gold card na yung i-re-rent natin. Okay, ito. Gold card. Tanggalin natin ito. Okay. Dito muna, card rentals. Gold card, and tingnan natin kung merong murang-murang legendary. Wala. So, punta tayo ng epic. Tanggalin natin ang legendary. Okay. Legendary, and punta tayo sa death. Merong isa, tanggalin nga natin. Meron tayong mas mura-mura. So, mura-mura siya para sa epic. And then, ito, dadagdag to do sa collection natin. Bali, nag-check ako nung pwede natin ilagay natin sa game. Tingnan natin sa alpha. Mahal sa alpha, ang pera natin ay 538. Laring sa promo. Tingnan natin sa legendary and then death. Ito, mura-mura siya. Tanggalin natin itong legendary. Ganun pa rin. Okay, tanggalin natin yung filter. Hanap tayo ng mura. So, ito na lang. Para papataasin lang natin yung power natin. I-rent natin to. Si Sander Foxwood. Siguro din yan nakuha yun, no? Eto, it says 95 deck per day. Uy, pwede rin palang deck. It's either deck or credits. Okay? Pag credit siya, babawa siya equals sa 95 DEC. So, gamitin lang pala natin yung DEC. Pwede naman ng DEC. Ang pinakamababa ay eto. And rent na natin. Rent natin siya. One day lang. At try lang natin para kumakuha natin yung reward. Tingnan natin yung power na may ibigay ni Sander Foxwood. Yes. Uhoy! Nag-error pa, oh. Okay. So, tingnan natin. Pumawas na siya. Tingnan natin yung stats niya. Stats niya. Check natin dito sa cards. Gold. Wala pa rin siya. So, hindi natin siya na-rent. Hindi nga. Sorry naman. Rent natin siya. Yan, rarity. Tanggalin natin to. Wala na naman. Uy, card rentals, sorry. Okay. Sa epic pala, sa epic. Uy, ang bilis. Bali, na-rent pala agad si Sander. Na-rent siya, so ito na lang kuhanin natin. Pyromaniac. Okay. Rent natin siya. Yan, 44 DEC. So, one day.
rent. Ang bilis na rent ni Xander. So, ito sana mag-push through 44.9 ang pag-rent sa kanya. 44.9 DEC. And, okay. So, ayan. Lumabas yung DEC value niya is 10,000. 10,000 yung DEC niya. Ibig sabihin, DEC rin is yung power. So, kung meron tayong 600 kanina, dapat ipapakita niya ngayon ay 10,600. Ayan. Diba? Nag-advance na tayo for tier advancement. Magkakaroon na tayo ng 9 loot chest. Kasi dumagdag na doon sa power natin na 600 lang kanina. Ngayon, 10,600 plus na siya. Okay? So, magkakaroon na tayong season reward na 9 loot chest. And, yan. We can keep playing now. Okay. So, ito na yung power natin. 10,660. And nag-advance na nga tayo sa bronze 1. So, ganun lang po. Kung pwede kayong mag-rent ng card dito para kung gusto nyo makuha yung mga rewards. So, para mag-advance ka, makakuha ka ng rewards after the season, mag-rent ka lang. And kung gusto mo lang naman na tumaas yung nakukuha mong DEC per game, is kailangan mong magpataas ng rating. So, para tumaas yung rating mo, syempre, kailangan mo rin ng magandang card. So, pwede ka mag-rent ng card or bumili ka ng card for as investment na rin. And para lumakas yung pagkukuha mo ng DEC per game. Okay? So, yun na lang muna yung update natin sa Splinterlands. And hope to see you later again. Maraming salamat and please subscribe. Bye-bye!